patayin mo si Sabina. Hindi ka na maaagaw sa akin ng sino man. Pinabayaan ka na ni Sabina. Ako ang totoong nagligtas sa'yo. Yun ang maaalala mo. Naitakas ni Juno si Argo. Ang inay. Kailangan hanapin ko pang inay kung nalilito nga siya sa Habura. Kukunin ko ang isang bahagi ng alaala ni Argo. At buburahin ko ito sa isip niya. Isang matinding kapangyarihan ang sasayangin mo para lang sa isang pag-ibig. Alang-alang sa pagmamahal ko kay Argo, ina. Isa kang hangal, Juno! Isa kang hangal! Bakit ka malungkot, Ebrio? Huwag mong sabihing nagsisisi ka na sa ginawa mo. Pero magsisi ka man, hindi niya. Sa panahon ito, nilapa na ng halimaw ang kapatid mo si Argo. At ngayong wala na siya, wala ka ng kaagaw kay Juno. Hindi ba't yun ang gusto mo? Ibinahagi ko sa'yo ang kapangyarihan at lakas ko. Anong ibig mo sabihin? Iniligtas ko ang buhay mo, Argo. Maraming salamat. Maraming salamat, Juno. Bakit di sa akin ginagawa ito ang inay? Dahil kaagaw mo ang anak ko sa pag-ibig ni Argo. Si Juno. Si Juno ang nawawala mong anak. Oo, sorry. Patawarin mo ako sa gagawin ko. Maraming salamat at binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa ko rin yun para sa akin. Dahil nalalapit na ang ating pag-iisa. Naalala ko yan. Naalala ko na malapit na tayo mapag-isa. Wala nang aatras sa kasunduan natin. Oo. Wala na. At dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay, ilalaan ko ito para mapaligaya ka. Hadlang ka sa kaligayahan ng anak ko. Siguro naman mauunawaan mo ako, Sabina. Pero paano naman ako? Isa rin akong anak na gustong makapiling ulit ang kanyang mga magulang. Hindi mo mauunawaan yun? Kung hindi ka lang sana minahal ni Argo. Pero matuturuan ba ang puso? Tayo na sa mahiwagang balon. Hindi ako mapayag! Hindi ako mapayag!
Wala ka nang magagawa, Sabina! Meron! Wala ka nang tatakbuhan, Sabina. Kristal? Bakit ako meron yan? Eh, hindi ko rin alam. Sumama ka na sa akin ng mahinahon, Sabina. Tayo na sa mahiwagang panahon. Hindi. Anong gagawin mo? Lalaban ka? Kung kinakailangan, oo! Anong kakayahan mong lumaban sa gurong nagturo lang sa'yo ng mahika? Hindi lang ikaw nagturo sa akin ng mahika. Tinuruan din ang mga inay ko. Babalik na kita sa mundo ng mga mortal, Sabina. Hindi pangkaraniwan ang kristal nito. Saan mo nakuha ito? Sa batok ni Argo, ina. Bakit po? Ang kristal na ito ay mayroong pambihirang mahika. At unti-unti nitong sinisipsip ang kapangyarihan ng isang salamangka. Kung ganun, hindi aksidente kung bakit nasa batok ni Argo yan. May gustong pumatay sa kanya. Kaya pala hindi niya nakayanang lumaban sa halimaw. At ina, kamuntik na siyang mamatay. At sino naman ang gustong pumatay kay Argo? At bakit? Yun ang aalamin ko. Dahil ang kalaban ni Argo ay kalaban ko rin. Ayoko! Ayoko! Parang inaawa mo! Ayoko!
na ako, Juno. Baka hinahanap na ako nila Amati na. Kaya na ba ng katawan mo? Oo. Magmula nung inalis mo sa akin ang kristal, pinumbalik na ang aking lakas at mahika. Ano pa bang natuklasan mo tungkol sa kristal na yun? Merong naglagay ng kristal sa batok mo para patayin ka. Sino naman ang maaaring gumawa sa akin? Hindi na nga alamin natin. Kaya mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala, Juno. Lalaban ako kung kailangan. Eh, hindi, Argo. Mas makakabuti sa'yo kung huwag ka muna maglalabas. Para manatili kang ligtas sa kapamakan. Natatakot ako, baka anong mangyari sa'yo. Baka hindi matuloy ang kasal natin. Eh, hindi ko makakayanan kung mawawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa buhay mo. Pangako. Kung ganun, Argo, ipangako mo sa akin. Pagkatapos mo makausap si Pater Balkan, huwag ka muna maglalabas. Hanggat hindi pa tayo nakakasal. Oo. Pangako. Kailangan pa ako ng inay ko. Hinigop ni Pater Balkan ng kapangyarihan niya. Wala na siyang lakas para lumaban. Ani Lloyda, ako na yung natitirang pag-aso ng inay ko. Sino ang iyong ina? Si Ayesa. Si Ayesa ang iyong ina. Oo. Si Ayesa ang aking ina. Bakit ho? Ang buong akala ko, hindi na tayo magkikita muli, aking kapatid. Bakit mo nasabi yun? Dahil muntik na akong mamatay. Pasasalamat ko na lang kay Juno at natakasan ko ang aking kamatayan. Iniligtas niya ako. Si Juno? Oo. Kaya heto ako ngayon. Buhay na buhay. Aling Lloyda, bakit? Kilala niyo bang aking inay? Oo, Sabina. Kilala ko ang iyong ina. Dahil kapatid ko si Ayesa. Ama namin si Marcanal. Abrio? Bakit? Wala. Naisip ko lang na paano mangyayaring muntik ka na mamatay gayong isa kang makapangyarihan sa Lamangka. Sino naman ang gagawa sa iyo nun? May naglagay na kristal sa aking batok at yun ang humigop ng aking kapangyarihan. Kaya pala nung sinalakay ako ng halimaw, hindi ko magamit ang aking mahika.
Nasaan ang kristal? Huwag ka mag-alala, Ebrio. Wala na siya sa akin, batok. At bumalik na rin ang kapangyarihan ko. Kailangan malaman natin kung sino naglagay sa ng kristal na yun. Tiyak na mapanganib siyang salamangka. Huwag ka mag-alala, aking kapatid. Dahil kung sino man ang may kagagawa nun, tinitiyak ko na hindi na siya muling makakalapit sa akin. Hindi na. Kung ganun, magkadugo pa na tayo. Lumalabas na tiyahin kita. At si Juno, pinsan ko. Kung si Ayesa ay iyong ina, nangangahulugan na ang itay mo ay walang iba kundi si... Si Garam. Si Garam ang aking ama. Hanggang ngayon nakakulong pa rin siya sa lawang itim. Si Juno. Sino ang ama ni Juno? Nakatakda na ka naman makasal si Garam. Wala ka na magagawa, Elida. Hindi ako makakapala. Hindi ko isusuko ang pag-ibig namin ni Garam. Akin siya! Nahangal ka ba, Elida? Hiding-hiding kita mo. Ipaglalaban ko ang aking ina. Kahit masabihin ko sa'yo, nagdadalang tao ako at si Garam ang ama. Ano, Elida? Muli na namang naulit ang nakaraan. Muli na namang may nag-aagawan sa pag-ibig ng iisang lalaki. Natalo ako noon kay Ayasa. Magpapatalo pa ako noon. Hahayaan ko bang danasin ni Juno ang kabiguang pinagdaanan ko noon? Mabuti na lamang at nakaligtas ka na. Alam mo, mapanag ka. At meron kang Juno sa buhay mo na lubos na nagmamahal sa'yo. Tama kayo, Ama. Utang ko kay Juno ang aking pangalawang buhay, kaya siya lang ang aking babaeng mamahalin. Bakit na? Tila may narinig ako isang tinig. Tinig ng isang babae. Baka nagkakamali ka, anak. Tayong dalawa lamang ang naririto. Pero pamilya ng tinig na yun. Kanino kaya galing yan? Bakit niyo ako pinagmamasdan ng ganyan? Dahil nakapag-desisyon ako, Sabina. Nakapag-desisyon ako na huwag kang ibalik sa mundo ng mga mortal. Talaga ho. Maraming salamat ho, Aling Eloide. Igagalang ko ang ating pagiging magkadugo. Hayaan ko manatili ka dito sa saladin. Ngunit may hihingin akong kapalit sa Mina. Kapalit? Oo. Hihingin kong kapalit ang iyong tinig. May masamang balita, Pater Malco. Ano yun? Buhay ang kapatid ko. Buhay si Argo.
Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Nalis ang kristal sa batok niya. Paano nga? Sino nagalis? Hindi ko alam, Pater Marco. Aling Eloyd. Handa akong ipagkaloob sa iyong lahat. Huwag lang ang tinig ko. Pero yun lang ang kailangan mawala. Para hindi na kayo makapag-usap ni Ango. Para hindi mo na mapaalala sa kanya ang iyong pagmamahal. Aling Eloyd, huwag. Sir Luma, Elum, Manta. Wag! Wag aling Eloy na parang yun ang awaw! Seruma, Lassie, Ata. Once upon a time, may dalawang kahariang puno ng hiwaga. Mga pusong nagmamahalan, ngunit minsan, parang may sumpa at di magkasunduan. To break the magic spell, answer this romance trivia very well. Text Mahika, ARB, and send to 4627 or 2364. Dahil pati ikaw, happy ever after sa operator logo at 50,000 pesos na premyo. Tawarin mo ako, sabi ko. Habang buhay ka nang mawawala ng tinig. Sa mga pinakamasayang alaala ko dito sa salamin.
Narinig ko na naman ang pamilyar na tinig. Pero kanino galing? At bakit? Sino ang babae niya? Bakit ko naririnig ang tinig niya? Once upon a time, may dalawang kahariang puno ng hiwaga. Mga pusong nagmamahalan, ngunit minsan, parang may sumpa at di magkasunduan. To break the magic spell, answer this romance trivia very well. Text Mahika, A or B, and send to 4627 or 2364. Dahil pati ikaw, happy ever after sa operator logo at 50,000 pesos na premyo. Juno, Pater Balkan. Niligtas niya ako. Utang ko sa kanya aking buhay. Kung ganon, kailangan pa ba kitang kumbinsihin muli na tuparin mo ang pangako mong pakikipag-isa kay Juno? Hindi na, Pater Balkan. Nakapag-desisyon na ako at hindi ko na ito tatalikdan. Handa na ako sa kasalanan ni Juno. At Sabina! Bakit anong nangyari? Nahanap mo ba ang inay? Bakit hindi ka mo pagsalita? Ate, ano ginawa nila sa'yo? Kaya Jimbo eh. Maring mahina na ang aking Mahika. Pero hindi totoong nasa itin ito. Kaya ko pang gamitin ang nalalabing kapangyarihan ng aking isipan at pag-alawin ang bilangguang kristal ni Ayesa at makawalan siya. Mahal ako ni Juno at mahal ko din siya. Teka nga, Argo! Niloloko mo naman ako at ginugulo mo isipan ko eh. Hindi naman ganyan ang sinabi mo na isang araw eh. Bakit? Ano ba sinabi ko? Si Sabina ang mahal mo at hindi si Juno. Walang Sabina sa buhay ko. Si Juno ang mahal ko at pag-iisahin na kami. Argo! Sino ka? Argo, ako si Sabina. Layuan mo ako, babae. Hindi kita kilala. Argo, ako si Sabina. Ako ang nagligtas ang buhay mo. Bakit ganun? Bakit hindi ako nakikilala ni Argo? Ano nangyari sa kanya?